CALABARZON. Republika 83.1. Nakasta nga agaw, Tuguegarao. Ako po si Yolo Mayuga. At ako naman si Ania Uy. Mangahagin ng batas at maasahang balita. Para sa bayan. Para sa nagkakaisang Republika. Ekonomiya ng bansa, apektado ng COVID-19. Pangulong Duterte, tutol sa pagsuspende sa mga pogo. At King of Fruits na durian, pwede going charger. Para sa nagkakaisang Republika. Ito ang mga manggagawa dahil 250,000 ang maaaring mawala ng trabaho sa mabilis na pagkalat ng coronavirus. 24 na ang nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. Ang ilan dito ay locally transmitted kasabay ng mabilis na pandami ng kaso. Nangangari din mawala ng trabaho ang libo-libong Pilipino. Kaya baka sa mukha ni Jefferson na isang security guard ang bangamba. Ito sa ano sa anong trabaho namin itong tangisalam mo sa tao araw-araw. Yung kaya nakakatakot talaga itong COVID-19 nito. Magagawa sa mga paliparan, hotel, negosyo, at maging sa mga travel agencies ang direktang mawawala ng trabaho kung sakaling magpatuloy ang pagtaas ng kaso sa Pilipinas. Kaya naman sa labor groups, hindi COVID-19, kundi corporate greed ang dahilan ng ilang paliparan. Ika nga, prevention is better than cure, pero bukod sa mga paalala po sa ating mga karepublika, good hygiene ang isa sa magandang paraan upang COVID-19 ay maiwasan. Piolo Aliyah. Rubik, ano naman ang naging tugon ng DOLE bukod rito? Flexible work arrangement ang naging tugon o paraan ng DOLE para rito. Piolo. Maraming salamat, Rubik Posas, live mula sa Aliyah. Walang awang pinagbubugbog ng isang estudyante ang kanyang guro sa Negros Occidental. Inireklamo kasi ng teacher ang malaswang mensaheng natanggap ito sa mag-aaral. Mariin namang itinanggi ng minor de edad ang bintang na naging dahilan ng pananakit nito. Tutol po si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatigil ng operasyon ng mga pogo sa bansa. Para sa bayan, narito si Joas Malimba. Kidnapping, prostitution at iba't ibang uri ng kriminalidad. Imbis na ekonomiya, iyan ang mga biglang tumaas mula nang nagkaroon ng Chinese-owned bogos o Philippine offshore gaming operators dito sa Pilipinas. Pero nakapagtataka, kahit na sinabi ng Philippine National Police na directly linked ang pagdami ng Chinese workers sa Pilipinas sa pagtaas ng kriminalidad, ayaw pa rin ipapigil ng Pangulo ang operasyon ng mga pogo. Ayon sa PNP, malaki ang naging paglobo ng Chinese-related crimes dito sa bansa mula nang dumagsa ang mga Chino. Pero ayon kay Pangulong Duterte, nagbibigay ito ng malaking income sa Pilipinas at pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno. Dagdag pa ng palasyo, mayroon pang ibang mga basis of decision si Pangulong Duterte para hindi i-shutdown ang operation ng Pogos at ihinilit na hindi ibinabasa ng Presidente ang kanyang desisyon para paboran ang China. Joash Malimba para sa nagkakaisang Republika. Department of
health sa dumaraming mental health cases dito sa bansa. Sundan ang kwentong Republika sa kalusugang pangkaisipan ng kabataan. Sa ilalim ng Republic Act No. 11036, layunin itong magbigay ng komprehensibong mental health services sa mga Pilipino. Sa Pilipinas, 1.8 million Filipinos ang clinically diagnosed ng mental disorders. Kaya naman ipinagdiriwang tuwing second week ng October ang National Mental Health Week bilang solusyon sa mga ganitong uri ng problema. At bilang paglaban sa schizophrenia at depression, layunin ng Department of Health ang promotion of healthy lifestyle at strengthening the mental health services coverage ng bansa. Republika, kaakibat ng ating pag-aalaga sa ating physical health ay huwag rin natin kalilimutan ang ating kalagayang mental health matters. Itaguri ang King of Fruits mula sa Southeast Asia. Pwede maging charger. Sa dinami-raming benepisyong makukuha sa pagkain ng durian, maaari rin itong gawing alternatibong phone charger. Nadiskubre ng mga eksperto sa Australia na at magagamit bilang baterya. Mas ligtas din itong gamitin kumpara sa pangkaraniyong charger. Naka-partner, siguradong papatok ito sa mga karepublika natin, Gen Z. Tama ka dyan, partner, lalo't mahilig sila sa teknolohiya. Mga karepublika, para po sa karagdagang updates, bisitahin lamang ang aming official website sa www.republika.com.ph. At yan ang mga balitang matas at maaasahan. Ako po si Violo Mayuga. At ako naman si Aliyeur. Maghahatid ng makatotohanang pagbabalita para sa bayan. Para sa nagkakaisang Thank you.